I'm Technical Sergeant Henry Glenn Marto. So, dito tayo sa range ngayon. So, mag-share lang ako ng konti dun sa about dun sa trigger control. So, ano ba yung ibig sabihin ng trigger control? Yung trigger control, yun yung kung paano nyo kinakalabit yung pistol. Sabi nga nila, pagka kinalabit mo yung pistol, yung pupul mo yung trigger backward slowly without disturbing yung mga sights mo. So basically, bago mo i-squeeze yung trigger, no, na kailangan yung mga sights mo is naka-align siya, no, naka-align siya properly yung sights, no. So yung tip ng front sight mo tsaka yung sa tip ng rear sight is naka-align. So makikita nyo, kailangan ito yung rear sight and then yung front sight is naka-align. Kailangan ganito ang itsura niya. So pagka naka-align na yung sights nyo, dadalhin nyo siya sa target and then slowly squeeze the trigger backward, no, without disturbing. So makikita nyo, pag kinakalabit ko, hindi gumagalaw. Yung iba kasi, pagka dry shoot, okay siya eh. Okay. So, walang galaw kasi dry shoot. Pero once na binalahan na natin, nalagyan na ng bala, doon na nagkakaroon na ng anticipations. Kasi nga, yung state of mind nila, yung pistol is wala pa siyang load. So, hindi pa siya puputok. So, hindi pa sila takot doon sa putok. No? Nagkakaroon lang ng disturbance doon sa mga sights, lalo na sa pag-squeeze ng trigger kapag ka binalahan na. Kadalasan dyan, yung nag-flinch and jerk. So, minsan, kadalasan, may iba, nag-load siya, may bala na, pinalabit, ayun, napuputok. So, naitutulak nilang gano'n. So, yung sa mga shooters na nakakaano, kadalasan, kahit ako, nung una rin akong pumuputok, ganun din ako, no? So, may tulak na ng konti. So, yun yung mga anticipation. So, sa trigger control, so yun yung kukontrolin nyo, yung actually hindi yung trigger yung kukontrolin nyo, ang i-control nyo, kaya nyo naman actually i-control yung trigger eh. Ang sa trigger control, ang kukontrolin nyo talaga, para sa akin lang, ang kukontrolin nyo yung fear nyo sa putok, no? Kasi once na takot, matatakot sa putok, no? ayan na, makakalabit mo, naitutulak mo siya. So yung pagka nag-dry shoot ka naman, nakokontrol mo siya ng maayos kasi nga walang bala. So kadalasan pagka nagda-dry shoot yun, walang galaw, di ba? Walang galaw. Kinakalabit ko siya, hindi gumagalaw. Pero once na yung karamihan, yung mga lalo na yung mga beginners, pagka nabalahan na, ayan na, naka-align na yung sight, pag kinalabit, naitutulak na nila kasi nga ina-anticipate nila yung putok. No? So wala silang problema ron sa pag-control ng trigger. Ang pag kokontrol talaga ng trigger is paano nyo hindi i-anticipate yung putok. No? So, number one lang dyan, ang gagawin nyo, huwag nyo isipin na may bala yung pistol kahit na may bala siya. So, isipin nyo na pagka live firing na, isipin nyo walang bala. Walang bala hanggang sa kalabitin nyo. No? Ngayon naman, pagka nag-dry shoot kayo, isipin nyo naman, baliktarin nyo lang, no? Isipin nyo, habang nagda-dry shoot, may bala. So makukuha nyo yung tamang pag-squeeze ng trigger. No? Ako, nagda-dry shoot ako, ngayon, niisip ko may bala. No? Ngayon, pag binalahan na natin, isipin nyo, walang bala. No? Kuha nyo ako. So, testing natin kung buubra yung sinasabi ko. Kung marinig nyo kanina, inaano ko, pag bunot ko, sinasabi ko agad, walang bala. Kasi nga,
inano ko na yung sa utak ko na yung pistol is walang bala while kinakalabit ko siya. So nung kinalabit ko siya, hindi na di-disturb yung alignment of sight. And then yung pag-squeeze mo yung trigger, so kinatamaan yung target. So ganun lang gawin nyo. Labanan, hindi man actually labanan. Kumbaga, huwag nyo yung anticipate yung protocol yung uunahan. Nambihan nyo pa yung drills ng pag-dry shoot. Maraming drills ng dry shoot. Kahit sa bahay o dito sa range. Para pag pumutok na kayo ng actual, hindi masasayang yung bala. Okay, sana makatulong dun sa mga bagong shooters na may hilig sa shooting. Okay, good morning ulit.